Sa sobrang ganda nga ng ilog na ito, ay bakit magpahanga ngayon hindi pa ito pwedeng palikuan? Ano nga ba ang bumalot na misteryo sa loob nito? At sabay-sabay natin itong lakbayin sa pamamagitan ng pagpasok sa pinakakaloob-looban ng Underground River dito sa Palawan. Lumipad ako papuntang Puerto Princesa City upang sadyain ngayong summer ang mga nagagandahang isla at mga lugar sa Palawan. Pero marahil isa na ito sa aking mga napuntahan nung una pa nung nakaraang taon lang. Nagbaka sakali ako na baka pwede na rin paliguan ang dati kong pinuntahang ilog. Bukod sa mga nagagandahang isla rito na talagang pamatay sa view, napakarami pang pwedeng tuklasin sa lugar na Palawan. Ang Palawan nga naman ang isa sa pinakamadalas puntahan sa buong mundo, lalong-lalo na ngayong summer. Pero hindi ko pa rin pinalampas na balikan ang Underground River. Halos 3 oras lang ang biyahe. Buti na lang ay same vibes lang kamukha ng nakaraang taon na pagpunta ko rito. Wala pa bigo? Pero pa doon. Tsaka kakaiba, bakit straight yung mangga dito, baho, no? Oo, kasi dahil sa forest po siya eh. Ah, ganun. Ang tendency niya, lahat na magagawan sa taas. Ah, sa bagay, oo. Bakit? Ayan pa yung malaking puno mangga doon. Oh, saan? Ito to? Sure, ito nagbabalik tayo. Actually, wala talaga akong plano na bumalik dito. Nataon naman na meron akong content dito at sinamahan ko na rin yung kapatid ko na first time niya rito. Kaya yan, itatry natin kung baka pwede ng paliguan. Dito pa lang sa daan ay makikita mo na nasasalubungin ka ng mga friendly na mga unggoy, pero ingatan ang inyong mga gamit at huwag na huwag mo rin silang hahawakan dahil meron pa rin silang mga defense mechanism sa katawan. Charo. Ganun yung unggoy dito, tumatahol guys, sa Palawan. Ayun, napakinggan nyo ah. Hello? Ba't ganyan? Hindi yan. Mababait yung mga unggoy nila dito. Ito yung kanilang pinaka-spot para mag-picture-picture ka sa harap ng papasok na kuweba. Dito ay ina-allowed ang bawat group na mag-picture muna rito bago tayo pumasok sa pinaka-kaloob-looban. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng suluhin yan dahil marami ding nakasunod sa'yo, kaya dapat huwag masyadong OA sa taga, charot. Grabe, ang ganda guys. Oh. Sa parte nga niyan, makikita mo yung mga lumabas na galing sa loob. So, ito na guys, pasakay na kami ng bangka. Kaya lang, yung gusto nyo mong maligo talaga, bawal talaga dito. Dahil alam mo naman, protected area na siya. So, my brother, Ethan. My ma'am, first, yan. Please look here. Gusto nyo makaligo. Ito namin nagbibig. Merong ikakabit sa'yo na device yan. Yeah. Yeah. So maririnig mo rito yung mga history, yung mga ano. Parang ang awkward, pangalawang beses na to. Okay, sir, madilim po, nakahapon, huwag niyo pong dadalhin sa loob. Okay, sir. Naka-sunglass pa kayong dalawa. Hindi, doon na kami magtatayin. Bye-bye! Ganda yung white. Ang pinaka-exciting moment ay yung nandito ka, papasok ka pa lang, lalong-lalo na sa mga first-timer. Still, ito ay nasa under pa rin ang batas na bawal talaga itong paliguan dahil ito ay nananatiling protektadong lupa o Land Protected Area sa Pilipinas. Under ng UNESCO, ito ay napabilang pa rin sa New Seven Wonders of Nature.
pagpapalo dito. Ayan. Everlasting. Grabe. Hindi nakakasawa. Pangalawang beses ko na ito, guys. Kinikilabutan ako. Ano, ang ganda na tingnan. Para alam niyo kung gaano kalayo, kaganda. Yung mga kulay brown na yan ay mapapansin nyo na mistulang itsurang kahoy, pero ito ay 100% o parte ng limestone, milyong taon nang nabuo. Sobrang ganda nitong part na to, guys. Napakatagal ng panahong paniniwala, lalong-lalo na ng mga una pang ninuno. Dito sa Palawan ay ang mga nakatira nga ay ang mga engkanto raw sa pinakaloob nito. Kaya walang mga has na pumunta sa hanggang pinakadulo dahil bunga na rin na walang mga sapat na oxygen sa pinakadulo nito. Kaya hanggang 7 kilometro lang ang inaabot o ang hangganan na pwedeng puntahan. Sa kabila ng ganda at misteryo nito, kahit nga ang mga scientist ay hindi makapaniwala dahil may mga kakaiba silang na-discovery dito. Maya-maya lamang ay sasabihin ko sa inyo kung ano-ano. Sana itapusin natin ang buong video ito. Dami niya parang lagusa. Ito na yung pinakagitnang part, guys. Sinuha, kitisa lang ito. Ang
pakinggang mabuti sa pagkakataong ito dahil meron akong kakaibang tunog na nai-record. Marahil ito ay ang isa sa pinaka-napakaganda para sa akin na nakuhanan ko. Napaka-natural, napakaganda, nakakapangilabot ang itsura sa sobrang ganda. Tinatawag din itong Smoky Mountain Rock o ang pinakamalaking dump site ng mga basura sa buong Pilipinas dahil sa pagkakahawig nito. Nga pala baka mapanganga ka sa ganda dito, medyo iwasan mong ngumanga dahil ang sandamakmak ng mga bat o mga paniki na yan ay maaaring dumumi at maaaring ika-harmful ng iyong health, charot. Sinasabi nga nila na milyon taon na rin na namuo ang mga dumi ng mga paniki na yan na salit-salin ang panahon. Kaya ingat din na baka maaaring malaglagang ka ng mga ito dahil ito ay mapanganib nga sa kalusugan. Inahilin tulad naman ito sa baby corn o maliit na mais. Ang isang to naman ay parang puso ng saging. Ito ay parang carrots naman at ang isa ay parang pepino. Ang daming paniki guys, oh. Sana'y huwag kayo mainip at tapusin ang buong video dahil magpapamigay tayo ng instant GCash na worth 500 pesos each sa 5 mananalo. Masyadong mablo ngayon. Nung nakaraan mablo masyado. Ang aking hiling ay tangkilikin natin ito mga kababayan. Ito ang wag na wag mong papalampasin kapag ikaw ay pumunta sa Puerto Princesa, Palawan. Para naman sa ibang info o kaalaman tungkol sa ibang discoveries sa Underground River, maaaring basahin ang comment section o ang nakapin sa pinaka-description. Maraming maraming salamat ka, Master.